Welcome to OShopping, the number one home shopping channel in the Philippines. OShoppers, we've all dreamed and wanted the perfect vehicle that would suit you and your family's needs. Today, we'll be featuring three different types of vehicles. One can move your whole family. The other will give you that adventure that you've been seeking. And the last one will give you that luxury that you've always wanted. At uumpisahan natin with the ultimate family van, this is the Hyundai Grand Starex. Para naman sa mga adventure seekers, we have our Hyundai Tucson. And of course, for those that want to be in command, we have the Hyundai Santa Fe. And of course, OShoppers, please stay tuned hanggang sa end ng ating episode because OShopping X Hyundai has an exciting surprise para sa inyong lahat. Pero first off, we start it with our ultimate family van, the Hyundai Grand Starex. Looking forward because right now we have an exquisite guest with us, and she is one of the cast members of Cadenang Ginto, none other than Daniela Mondragon herself, the extremely beautiful Miss Dimples Romana. Wow, ang daming ex no, diba? Yes. Good day to you and good day to all of you. Ngayon super excited ko dahil we are going to be looking at the Hyundai Grand Starex. Yes. Itong van na ito ay literal hulog ng langit sa aking buhay at sa aking pamilya. Kaya eto na, power it is. Let's go. I'm super excited. Go. Hey. All right, we're so excited to go on a ride with you, Dimple. Yes, let's go. Eto na, mafi-feel mo pagmamaneho ko. Yes! Yay! Okay, let's go. Okay, so of course, OShoppers, we are aboard the Hyundai Grand Starex with Dimples. And one thing really that we take a look at is the safety, and what we want to highlight to you, kasi napakahalaga nun, in a van like this, kasama yung ating pamilya. Uh-huh. And so it's so important that we are safe first. True. And foremost, diba? So with this, one very valuable safety feature is yung ating dual airbags dito sa harapan. So we know that we will be protected just in case, no? Mangyari na we meet an accident. Yes. On the road. So, sobrang halaga nun. Pero meron din tayong ESP. Grabe, Dimps. ESP. Sobrang galing ng Grand Starex. May ESP din siya. Pero ibang ESP ata to. Yes, ito yung mind reading. But of course, Hyundai has tried to do that for their customers, no? Talagang read their minds and try to think of what a customer would want, and they put it here in the Grand Starex. True. Ano nga ba yung ESP? This is the Electronic Stability Program na talagang sinesense niya. Kunyari, mawala ng traction on the road. Yeah. Mawala ng kapit. What it does is that it automatically applies braking pressure onto the wheels para madali to be able to steer and control the vehicle still. You think about driving a van, you think baka mahirap i-drive ito, mabigat, exactly. Mahaba. Pero, So you get the functionality and space and comfort of a van, pero ang driving mo, para kang yung usual SUV. Diba? Nice. Or parang sedan. Oh, diba? Oh, so you get that sedan-like experience. Kasi syempre kami, mga artista, halos hindi na kami umuuwi. So you need a van like a Grand Starex to be able to feel like you are home because you get that space, you get that comfort, right. And you also get the functions of having a van like a Grand Starex na giving you that safety, no? Oh, oh. Now when you're traveling, diba? So, yun. Yeah. Para artista van siya talaga sa totoo. Okay. But one important thing is that a vehicle gets you places. Yes. So important is the power. Very important, especially for long drives, no? Sa akin talaga, we got our Starex mainly because I was shooting for a teleserye. Mm-hmm. The location was very far sa Nueva Ecija, and I wanted to be comfortable, but at the same time, I wanted to be there quickly. Right. So with that, yung ating Hyundai Grand Starex comes with a 2.5-liter CRDI diesel engine. So, di ba, hindi lang siya powerful, pero fuel efficient din, no, Dimps? Tipid para sa amin talaga. Yes. All right. And also, we have suspensions. Yun. So, maganda din yung suspension ng sasakyan na ito because it comes with double coil springs both in the front and in the back. So, talagang a smoother ride. Yes. Overall.
halos hindi mo maramdaman. Kasi diba, minsan yung vibration, parang nakaka-bother yun eh. Pero sa Grand Starex, walang ganun. Kasi nga, double eh, diba? Oo. So parang even as we're riding along, it just feels very smooth. Parang nag-cruise ka lang talaga. Yes, diba sabi ko nga sa'yo, parang kang nakasakay sa eroplano. Ganun kagaan yung feeling. Not only because of the seats, but because of the suspension. Of course, we're taking a look at the beautiful front, diba? Ang sexy, no? Diba? With the curved lines, nice and smooth, hindi siya yung boxy. Mm-hmm. So, very beautiful yung ating harap. And then also, this facelift, ay na yung year lang na to. Yes, that's correct. Kasi the one that I have is the one before this. So, alam ko yung itsura. Oo. So, ayan, may impact talaga yung kanyang sleek and curved lines. We also have our halogen headlamp. So, redesign din yan, adding to its beautiful, luxurious, elegant look. Ayan, Debo. So, sa isa nating i-highlight talaga ay yung kanyang space. Because when we take a look at wheelbase, and it actually has one of the more generous wheelbases in its class. So, ano nga ba, O-Shoppers, yung wheelbase? It's the space from the center of the front wheel to the center of the rear wheel. At yung kanyang sukat ay 3,200 millimeters. But so that we can show them and so that they can adequately visualize what this is, ayan. Ito na siya. Ang space sa loob, my favorite part. Yes! Alright, so with that, hindi lang yung ating space, but we're also going to show our O-Shoppers na ito fun to. Yes! Because meron tayong swivel feature ng ating chair. At and you can turn it around. I'll show you kung paano ko ginagawa sa taping. Sige. So, syempre, habang naghihintay kami, nakakapagpamasaya ko sa loob ng van. Kasi pwede siyang ihiga all the way like that. It's not just a vehicle that takes you from place to place, but actually helps take care of your comfort, you can rest, and then of course, bonding times with the family. So really, the functionality isn't just while you're driving and while you're on the road, but also when you're parked. Exactly. At dito pa lang sa front seat, we can see yung multiple door compartments. So, dalawa na siya. Ang galing! Diba? So, ako in-imagine ko na, when I have my own Grand Starex, upgrade! Ayala! Pagkatapos nito, upgrade agad! And here we are at the side of our Grand Starex. And one of the features here is yung ating flush glass. So, hindi lang siya diretsong glass, but this is actually something that we can open. So, ano yung naging use sa akin, to? Perfect yan kapag nag-drive-thru ka ng pagkain. Yes. Kasi diba, ang dami mong in-order. So, para diretso na. Sa totoo, these are the little things na nagmamatter, ah. Here we are at the back of our Starex. Mm-hmm. And ito, besides of course its beautiful design, marami talaga siyang mga iba't iba pang features na inisip to make it even safer for you. So we start over there at the top, we have our underview mirror. Mm-hmm. Para nakikita natin yung mga nasa ilalim. And then also another thing Dimples that it has is yung spoiler natin sa taas ay may high mount stop lamp. Oo, pang high visibility daw yan. Kasi nga naman, di ba pag nagdadrive tayo ngayon, aminin natin, kadalasan nakakasabay natin yung mga trucks. Yes. So kung nandito lang yung lights, may possibility hindi kanila makita kaagad. That's true. Pero since mataas to, kitang-kita kanila, hindi kanila mababangga, di ba? Tama yan. Ayaw naman natin mabangga. Oo naman. Hindi, tsaka kadalasan nagda-drive din talaga ako nung Starex namin. So I'm just afraid na for safety, di ba? Ikaw lalo pag babae ka, mag-isa ka lang nagmamaneho. At least sa Grand Starex, you just feel safer. That's true. That's so important. We also have our rear parking sensors. Ito so, ayan. Yes. To help us, of course, with yung mga parking in reverse. Mm-hmm. Kung saan napakagaling ko mag-park. Kaya kailangan ko talaga yan. Kasi, my God, parang, di ba nakakapagmaneho ka, pero meron kang mga weaknesses. Yeah, yan ang weakness true. Ko. Ang pagpapark ng paatras. So, perfect ito sa mga lady drivers. Kasi for us, di ba, pagka medyo conscious ka na feeling mo parang may tatamaan, ito, it will tell you. Surprise! What up? What up, guys? This is Echo or Jericho Rosales. What am I doing here sa O-Shopping? Kasama ko yung OG natin ng O-Shopping, Sandro Hermoso. Yes, what up, guys? Actually, kami ni Echo ngayon, mag-a-adventure kami papunta sa marvelous na Daraitan River. Yes, sir! At ang kasama namin ay ang 2020
Hyundai Tucson. Ganda! Yes, sir! Alright, let's go! We are actually on our way, so banat, Fernando. Let's do it! Actually, bro, yung maganda dito sa new Hyundai Tucson, yung engine yun. Yeah! Yung ba yung sinasabi mo? Yes, actually, yan. Nakita mo ang tulay niya kasi CRDI siya na 2.0, tas turbo diesel. So, yung naramdaman ko kanina arangkada is tawag yung arangkada niyang napakatulin. Para kang hinila talaga. May G-force eh. Nakita mo yung G-force, diba? Naramdaman mo yung G-force. Ramdam mo talaga. Actually, ang ganda kasi nung engine niya dahil parang mayroon tayong 185 horsepower tapos 402 newton meters of torque. Sobrang bilis. I mean, ramdam mo na magaan pa lang yan sa pedal, and yung arangkada natin, ang layo na agad, naiwanan natin yung ibang crew. Tsaka wala akong problema sa cambio niya kasi 8-speed na automatic, no? So wala ka na iintindihin. Swabe talaga yung yung delivery niya, tapos yung power, pero economical pa rin siya. Yes, hindi ka talaga nagsasayang ng gasolina. Totoo yan. Importante, actually, maganda nga dito is meron pa siyang different modes that you can drive around in. Iba na yung diesel ngayon. So different different modes, okay? On a diesel on a diesel engine. Exactly. Diba? Also may eco mode tayo na medyo yan yung tipid. Yeah. 'Di ba? Yung tipid pag nasa saan? Sa traffic, yeah, no. Nasa C5, taga Pasig ka? Yes, Pasig. Ako taga Quezon City, 'di ba? At least hindi siya gas guzzler kung tawagin, 'di ba? Pag natambay ka diyan sa mga hotspot na yan. Ibig sabihin sa maiinit, mapupulang mga area na pag nag-waze ka, di ba? Alam mo. And then, we have the normal mode. Okay. Binanggit natin kanina. Just the normal, but still economical. Mm-hmm. May speed pa rin and may power pa rin. May speed, may power. Mm-hmm. Walang nako-compromise actually. Tapos, meron tayong 1-2 sport mode. Yan! Wow! Ito ngayon yung pwede mong paglaruan yung sasakyan. Pwede natin paglaruan yung sasakyan. Pero hindi lang siguro yung power yung pinaglalaruan niya kapag naka-sport mode ka. But your braking, di ba? Mm-hmm. Lahat ng mga importante na bagay. Yes. Diba? Hindi, like yung pinag-uusapan natin kanina, yung mga safety features also. ESC is part of the safety feature, no? Parang yun yung may kasama na yung traction control. And then, yan, yung tooling na yan. Yeah. Kasi syempre, di naman natin naiisip kung kailan mangyayari ang accident, and sometimes minsan sobra ka, yes, may excite ka, diba? Oh, yan. Pero yung ginagawa ng ESC is yung computer ng sasakyan yung nagre-regulate ng power mo, ng transmission mo. So, kumbaga, safe ka eh, na kahit na may assistant ka. Ayan. Oh. Kumbaga, yung maganda nga dito is, siya yung mag-a-adjust para sa'yo. Wow. Sa mga pagkakamali mo, siya yung mag-a-adjust. Kasi yung difference ito from other SUVs is yung monocoque yung frame niya. So, ibig sabihin nun, isang buong frame lang siya, hindi siya yung parang may mga kinakabit-kabit ka na other stuff na nagiging matagtag or nagiging rattly, diba? That happens din talaga to a lot of the malangit-ngit. SUVs. Yun! Malangit-ngit. Yung buong chassis niya is made also of yung pinagmamalaki ni Hyundai na kanyang tinatawag na advanced high-strength steel. Sobrang solid yan. Okay, sa pagkakaalam ko, advanced high-strength steel, basically, twice yung pagka-rigid niya o yung tibay niya. Tama. At hindi lang yun, magaang siya. 10% lighter pa yan. So hindi na kukompromiso yung bilis na sasakyan dahil hindi bumibigat masyado yung sasakyan. Yes. Diba? Actually bro, perfect talaga pag nag-road trip ka, kailangan maganda rin yung sound trip mo. Diba? Well, yeah, it's two things, diba? Huwag kasama yan eh. One is yung your choice of music. Mm-hmm. Number two, your sound system, syempre. Tama. Tsaka kung saan may kakabit yan. So, I believe this has a Bluetooth connectivity, di ba? Yes, actually, itong ganda nga yung 7-inch na floating display sa gitna. So, stuff like that. Gusto kong, diba? Gusto kong design ngayon yung ganyan talaga. It's parang floating. Nakaharap na siya sa'yo. Hindi na kailangan mag-reach out. Mm-hmm. And it's touchscreen also. It's very easy to operate. Tapos, pwede mo pa isync yung Android or yung Apple phone mo. Pero ipanalo dyan, bro, meron kang controls din sa manibela mo. Hindi lang yan, bro. Meron din siyang lumbar support. So, yung lumbar support yan. Try mo muna. Uy, masahe. Adjust. Yan. Lakas naman makatito nito eh. Kakaiba yan, di ba? Actually, medyo ngawit ka na pag medyo mahaba na yung ano mo, yung biyahe mo, di ba? Mm-hmm. Yan yung importante. Yun talaga yung hinahanap ko, yung nag-a-adjust sa akin. Wow. Diba? Yan kailangan, importante. Magkakaroon talaga kayo ng relasyon itong kotse na to eh. Iba talaga siya eh. I mean, adjust ako sa'yo. Yan, di ba? Siya na bahala sa'yo. Sagot ka niya. Sagot ka diba? Niya. Kahit na yung nagkamali ka na, sagot ka niya. May ESC siya eh. Sir, okay. But actually, Hyundai is known for air conditioning. Yeah, actually, even with our other Hyundai cars,
So malamig talaga yung aircon niya. So hindi ka kukuriputin pagdating sa amin. Tsaka ako pa gusto mong mag-cuddle-cuddle. Yan. So this is it, Sandro. Finally, we're here. Ganda. Saya, bro. Solid adventure to, man. I'm very happy, man. Yeah. So ito na hinihintay namin kanina. Tinititigan na namin siya. Siguro mga 20 minutes na kami dito nakatitig sa kanya. And tinitignan ko yung mata niya. Ganda kasi talaga, diba? Parang ako mahilig ako sa mata eh. Yan, talaga. Captivating eyes, diba? Niya. Kasi actually maganda dito, meron tayong LED strip light, tapos projector headlamps, tapos meron ka pang fog lamps. So talagang kahit anong driving na condition, sigurado may road visibility ka. I could imagine kanina sa dinaanan natin, puro fog papunta dito eh, diba? So, umulan pa, pero hindi tayo nahirapan. Yes, at yung maganda nga dito, meron tayong bold cascading grill na nakakadagdag ng kagwapuhan nung kanyang front facade talaga na buong-buo yung itsura natin. Parang, man! Ganda mo? Ganda, di ba? Tingnan natin gilid pa ngayon. Yes. Ito yung shape niya. Ito yung parang pinaka gusto ko sa kanya. So from the guapo face, biglang kick up. The kick-up design that goes up like that. Mm-hmm. Before that. Pero pinakamaganda na dito, guwapong-guwapo, meron tayong 18-inch rims. Yan, it actually comes standard with this model. Usually, bagay, di ba? Yun na nga eh. Ito, poging-pogi na nga. Maganda pa yung sapatos. Yan. Sakto. Mm-hmm. And syempre, ating taillight. At maganda nga dito, no, meron din tayo mga parking sensors para pampadali pag umaatras tayo at kung may tatamaan tayo, maiiwasan natin. Pero may secret pa siya dyan. So that's the camera. May camera din, guys. So lumalabas yan dun sa ating 7-inch na floating display, so you have good visibility whenever you're trying to park your Hyundai Tucson. Meron akong kanina pang gusto kong gawin eh. So this is the boot. Mm-hmm. This is your compartment. Pero dito ako excited. Alright? This whole thing folds down and then it becomes flat. Actually, mga mountain bikes pwede rin dito. Mountain bikes. Yeah, you can put the whole bike inside. Yeah. But the fun part is, for me, meron akong sasakyan. Mm. Alam mo, medyo may pagka-nomad ako eh. Okay. So, gustong-gusto ko yung ganito, nagpa-park sa gilid. And then, this is what I'll do. Oh, eksakto. Comforter na lang unan, pwede ka na mag-relax. Tsaka, enjoy nature. Partner mo. Yan. Diba? Dito, ganun. So, I'm actually 5'10 in height. So, kasyang-kasya ako dito. Maluwag siya, man. Lagyan mo ng unan dyan, lagyan mo ng comforter kung gusto mo, lagyan mo ng kumot, banig kung gusto mong ilagay dyan. And then, picnic na kayo. And then, meron kang shade dito. So, okay na. Enjoying the outdoors. Camping, panalo. Camping. Love it, man. Nice. Solid, yeah. Solid. I like this car. Sandro, I think this is a great car. Yes. Yeah, city, check. Mm-hmm. Off-roading, out of town, check. Yes. So I'm gonna give it a hug. Okay lang. Yan, talaga namang hindi niya tayo pinabayaan. Oo naman, tayo pinabayaan. Hindi na lang tayo sa napakagandang Daraitan River. At guys, napakagandang kotse talaga ng Hyundai Tucson. So question is, how much for this baby? Okay, the Hyundai Tucson, prices start at 1.3 million. Ano ba inaantay ninyo? Kung ako sa inyo, mag-reserve na kayo ng unit, tumawag na kayo, mag-inquire na kayo, mag-test drive kayo, at i-experience nyo rin yung napakagandang experience na adventure na Jericho dito sa Daraitan River. Yes. So, ano, isa pa ulit? Another adventure! It's time for us to experience the luxury and the comfort of the Hyundai Santa Fe. And this time, I will be joined by one of the most sought-after hosts in Philippine entertainment, Mr. Luis Manzano. Hi, Sandro. Hey, man. What's up, brother? Good, good. Sobra kong excited ipakita sa'yo kung gaano kaganda itong Hyundai Santa Fe. Mm-hmm. Ready? Yeah. Pasok. All right. Tara. Luis, pagpasok dito, sobrang premium and luxurious ng itsura ng interior niya, no? Ganda pala nito. Siguro pinakatamang word i-describe dyan ay guwapo. Iyon, bagay guwapo na bagay sa driver. Guwapo ang auto, guwapo ang driver. Uy, nagmamaneho pala ako. Sorry, sorry. Pero napansin ko rin na may tinitignan ka dyan sa may windshield mo. It's the head-up display. Yes, right? Ito malupit. Yung head-up display, yun yung nakikita natin na lahat ng information na kailangan, especially mga vital information na kailangan ng isang driver, e nandiyan na mismo, nasa windshield okay na niya.
So yun yung pinakamalupit kasi for other cars, yeah. Mamaya tingin ka pa ng tingin sa panel mo, sa yeah. dashboard mo. Pero ito, everything you need to drive even safer, and nandiyan mismo sa head-up display, nasa perfect na ano mo, line of sight. Perfect yan, no? Parang hindi ka nadidistract when you're driving around. Pero yes. ako nadistract kasi ako, nakita ko yung instrument cluster in front of you na ang ganda niya tingnan, 7-inch screen din siya. Tapos ang dami pang, parang iba-ibang color siya. And oo. Very social tignan eh. Oo naman, unang-una, it's well-lit. Mm-hmm. Lahat din ng information na kailangan mo dyan sa iyong cluster, kitang-kita mo na. At the same time, sabi mo, nag-iiba pa yung kulay dyan. Oo nga eh. Pero here, we also have our 7-inch na floating display. Ang ganda dito kasi, unlike yung mga traditional na mga display or mga head unit ng kotse, they're actually hard to reach. Pero this one is, pwede mong pindutin, ang dali lang. And may Apple CarPlay, meron pa siyang Android Auto, so easily syncable yung mga phones mo. Yan ang mga medyo tinatawag natin mga toys eh. Content, diba? It makes everything convenient. Oh, yun yung pinakamalupit okay. sa Santa Fe. Para sa akin, one big factor din, napag-usapan natin, pero it really, really impresses me dahil para sa akin, kailangan this day and age for every driver, for every customer mm-hmm. ng Hyundai, yung live view. Yes. Sobra yun. Grabe yun. Actually, yun nga, no? That's another feature na parang naisip na lang na parang, uy, makakatulong to. Yes. But we never thought, parang iisipin natin, titingin na lang ako sa mirror, titingin na lang ako sa likod. Oh. Pero nung ginamit mo na siya, you would actually be using it a lot kasi ang galing niya, na parang, I never thought I would need something like this. Kasi unfortunately din, sa Manila Roads, eto, mm-hmm. aminado naman tayo dyan, you may be the safest driver, mm-hmm. pero meron at merong hindi. Merong pipinuhin ka sa gilid, yes. may gigit-gitang ka, para at least yung live view, nakikita mo talaga kung gaano kalayo sila sa'yo. Hindi right. yung nangangapa ka lang, dahil it could be, sabihin natin, umuulan, mm-hmm. or medyo madilim na. So eto, gumagawa sila ng paraan talaga na you yourself, you are aware yeah. dun sa proximity mo with other vehicles and driver ko. Cool, oh, kasi nakakatuwa lang dito, ang daming parang mga small things lang na parang techie stuff with all the luxury that we have inside. Meron ka pang wireless charging, so papatong mo lang yung phone mo dyan, as long as all doors are closed, nag-charge na yung phone mo. Ang galing. Naabutan ko pa yan, naabutan ko pa yung panahon na kung sakali man, maiwan mo yung kable mo, mm-hmm. tapos, wala nang charge ang telepono mo. Pero this is one thing, kaya mm-hmm. naging selling point sa akin, ang Santa Fe, because it is so easy to use and it adjusts sa mga needs ng mga customers ngayon. Yun yung pinaka-importante para sa akin. It's not simply na mm-hmm. this is a beautiful car, mag-Santa Fe ka. Hindi, eto, for everything they considered muna kung ano ang kailangan talaga ng kanilang mga customers. And perfect na, I can see that you're actually enjoying driving the Santa Sobra. Fe. I mean, it's not just a nice car to be seen in, it's actually a nice car to drive as well. Kasi I can feel na parang when you step on the accelerator, matulin din talaga siya. Ako, when I go out of town kasi, pag mm-hmm. nagda-diving ako, paminsan-minsan, na you want to get there earlier, you want mm-hmm. to avoid traffic. So para sa akin, kailangan din yung kotse. Sabi mo, it doesn't yeah. simply look good. Mm-hmm. Kailangan may tamang kagat kung kailangan. Ang pinakagusto ko kasi dito is yung safety also. Kasi yes. yung Hyundai, they have their own steel na minamanufacture nila. Naman. It's what they call yung advanced high-strength steel. So ito, 10% lighter than yung normal steel, tapos twice na mas rigid siya. So, itong yung buong body natin, yung monocoque body nga kung tawagin nila, is made of that steel. That's right. Ibig sabihin, mas kampante ka yes. sa quality ng steel that makes this Santa Fe. Basically, all Hyundai models din mm-hmm. naman, di ba? Kasi syempre, kung ganito na nga ang kotse, ganito kaganda, both inside and out, syempre, they're not gonna fail. Or yeah. they'll find a way na talagang mas maganda pa ang offer nila for every component, especially sa steel ng isang kotse. Tama. And ito, parang nafe-feel ko rin dahil nga sa unibody frame kung tawagin, hindi siya matagtag. I mean, yes. we've been passing through rough roads. Well, not really rough roads, but these are basically the roads of Metro Manila, diba? Naman. Given na yun. Diba? Pero ang maganda rin dito is yung transmission niya is an 8-speed automatic transmission. That's right. Mated to the very matulin diesel engine. So, talagang very, very fuel efficient, which is what Hyundai is actually also known for. Oo naman. Alam naman natin na kailangan nowadays na magtipid-tipid mm-hmm. and sometimes pag nag-gas ka, pag nagpa-diesel ka, sometimes nagugulat ka kung magkano na ang presyo ngayon. Totoo. So, di ba, Hyundai is making a way na parang kahit pa paano, we get to enjoy so much yes. of their product, of their technology, pero we get to save even more. Exacto. Ganda niya. As in, yung front profile pa lang niya, I mean, meron tayo ng ating cascading na honeycomb grill. That's right. Ganda. Tapos, yung, ito yung tinatawag nila na progressive na headlamps. So, yung sa taas,
meron tayo nung daytime running lights na LED, tapos meron ka pang projector headlamps na LED din. Pero what's nice to look at is ito, ha, meron tayong tinatawag na wheel air curtain. So it takes in the air, and then dito nyo nilalabas, leading to our 19-inch na mags. And yung tires natin na talaga namang very striking, dagdag porma din yan. Tama, at nakikita natin, we see a lot of curves mm-hmm. sa Santa Fe, di ba? Pero lahat ng yan, hindi lang yan puro pagwapo or pagganda. Yung mga curves na yan, sobrang astig ng purpose niyan yes. para sa driver or sa passenger. Totoo, kasi yung design language na meron tayo sa Santa Fe, tinatawag ni Hyundai na Fluidic Sculpture 2.0. That's so right. Makita mo na the lines flow along the body of the car. Tapos talagang it helps with the pagiging aerodynamic din niya. Yes, bukod sa pagiging aerodynamic niya, para sa akin ah, mm. besides that, para sa akin yung pinakamagandang feature, mas pinapatahimik niya ang loob. Totoo. So mas komportable pa ang passenger or even a driver while Totoo. Taking care of their own things inside. Very, very comfortable inside. Amen. Okay, eto Sandro, eto tingin mo brother, eto malupit. Okay. Single, single, double, double. Oo, oh, yun na. Kita so, konting kembot lang, bubukas na siya. Actually, walang kinilamat sa kembot ko. Okay, okay. Ito, ang merong setup natin, meron tinatawag na smart powered tailgate. Alright. So, pag nakita nila na close proximity ka sa kotse, automatic magbubukas ka dahil minsan, di ba, ang dami natin dala. That's true. Both hands gamit natin, so hassle yung bababa mo pa, baka masira pa yung lalagyan. Mm-hmm. So, ito, it opens for you para lagay kagad ng mga gamit. Okay, and yung lalagyan mo ng gamit also, sobrang luwag, guys. Kung nakita na niya, pwede kang humiga dito. Ah, pwede ako humiga siguro dito sa loob na 'to eh. Pero eto, tingin mo maluwag 'yan. Oh, maluwag na nga niya. Tingin niya maluwag 'yan. Oh, eto pa. Pipindot ka lang dito. And wow. You have more space. Ito ngayon, sobrang luwag na. Now I can imagine na you go on your dive trips, 'di ba? Yes. Pag weekend. So, dito mo lalagay lahat ng equipment mo. Even yung mga kasama mo, pwede makilagay. Yes, ako kadalasan kasi pag kunwari ako lang mag-isa nagda-dive, eh isang crate lang ang dala ko. Mm-hmm. Pero siyempre, pag kasama ko na loved ones or barkada, times 2 ang equipment. So, this pretty much is all the space I need for a happy dive trip. At lalong-lalo na kung kasama ang pamilya, yung mga long haul na biyahe. Sakto 'to. Now that you have a better understanding of our three awesome Hyundai vehicles, it's time to reveal our big surprise. Oh, shoppers, excited na ba kayo? Yes, I'm sure excited kayo because this is OShopping X Hyundai. Pero ano nga ba ibig sabihin ng X na yan? That's because Hyundai is giving you its 5X5 promo. Ano nga ito? Ito yung 5 years unlimited mileage warranty from Hyundai. Ibig sabihin kahit sumobra kayo ng 100,000 kilometers within 5 years, sagot pa rin kayo ni Hyundai. At hindi lang yan, may extrang bigay sa inyo si Hyundai na 5 years preventive maintenance service. That's right, Sandro. So once again, we get our free PMS with labor and also free parts, oil, and lubricants at no added cost. Pero shoppers, limited time offer lang to ni Hyundai. Day para sa atin. You only have November 30 para ma-avail yung kanilang 5X5 promo. Now is the best time and the best deal for you to get the perfect vehicle that will move you and your family to wherever you wanna go. This has been OShopping X Hyundai.